Welcome guys sa ating channel, ano, Christronics. So, ano nga ba ang kalagahan ng crossover sa ating sound system? So, bakit gumagamit ng ganito? Anong function niya sa ating sound system? So, makikita nyo itong aking crossover. Ito yung ginagamit ko sa aking sound system. Itong AD. AD ang kanyang brand. So, MR203. So, dalawang channel siya. So, gumagamit ako nito para yung clarity of sounds ng ating music ay hindi siya, o hindi kaya ay masarap pakinggan o magandang pakinggan. Ang ibig sabihin kasi ng crossover, so upang maiwalay yung kanyang mga frequency, so ang frequency ng ating music na sa sound system na tulad ng low, mid, and high, so meron siyang feature na low and mid and high. Halimbawa dito sa channel 1, ano, so makikita nyo dito na ano, ito kanyang low, mid, and high. So, yan. Yan ang kanyang frequency sa bawat channel. So, ganun din sa channel 2. Napakahalaga ng function ng crossover sa ating sound system. At isa pa, ang kanyang kalagahan ay para hindi masira ang ating mga speaker. O hindi kaya hindi magkaroon ng hindi magandang tunog na hindi kaya-aya. So, yung ating mga audience na nakikinig, so, masasabi nila sa sound system mo, napakaganda ng tunog. So, kaya napakahalaga ng crossover sa ating sound system. So, dito sa kanyang, ito. Tulad na lang ng low. At meron siyang output sa likod. Ayan. Kung ano yung input niya sa yung low, mid, and high sa harapan niya. So, nandito rin sa likuran niya. Tulad dito ng high, mid, and low. So, ito yung kanyang input. Input ng channel 1 at input ng channel 2. So, dalawang input siya, tatlong output niya, yung low, mid, and high. So, napakagandang gamitin ito guys. Lalo na meron tayong small event na setup, kailangan natin ng crossover, lalo na sa mga singer. Yan. So, bawat output nito, let's say for example, ano, dito sa high, so dito natin ginagamit, nakakunit yung ating mga tweeter. Yan, yung tweeter. Yung bagang sa gitsit ng ating sound system. So, dito siya nakakunit. So, meron siyang XLR output niya, XLR output. Yung tweeter niya, output, papunta sa amplifier ng tweeter. So, ibig sabihin sa channel 1, so, pwede kang gumamit ng tatlong amplifier, low, mid, and high. So, bawat channel, may isang high, mid, and low. So, ganun din. So, kung gagamitan mo siya ng amplifier na naka-bridge siya, so bali 6 amplifier, pwede. Pero ginagamit lang natin yung bridge connection sa ating low. Pwede. So gagandahan pa rito sa crossover na to. So meron siyang subwoofer output. Ito, subwoofer output. So ito yung ginagamit ko. Dalawa yung aking subwoofer box. So ito lang ginagamit ko, isang output. And then isang amplifier na aking assemble. Ito yung ginagamit ko. So, kung marami ka ng mga amplifier, so, pwede mong gamitin lahat ito. Lalong-lalo na sa yung bus. Yan. So, ito, mga simple, mura lang. Mura lang ito. Nabili ko lang sa online. Na mura lang. Parang nasa 3 plus lang siya. So, hindi naman ganun kamahalan. Pero, okay na. Kaysa wala kang ginagamit na crossover. So, ang crossover kasi, let's say for example, malakas yung bus ng sound system mo. Para yung tweeter mo, hindi siya nahahaluan ng bus. So, kasi ang tweeter mo, karaniwan niya nasisira ang tweeter. Bakit nasisira ang tweeter? Kasi nga, yung frequency ng bus na pupunta dun sa tweeter kasi hindi ka gumagamit ng crossover. Yan. So, meron naman, ito tinatawag kasi ito, active crossover siya. So, meron naman tayong passive crossover. So, yung passive crossover, yung nabibili. Meron din nabibili sa mga electronic supply. O kung pwede rin naman gawin.
na ilalagay natin sa ating speaker, lalo-lalo na sa high-end mid. Kung meron kang box na high-end mid, yun, lalagyan natin siya ng passive crossover para magkaroon siya ng hiwalay na frequency, yung high at saka yung bukal o yung mid. Ayan guys, ano? So, sana meron kayong napulot na konting kaalaman kung bakit tayo gumagamit ng crossover sa ating sound system upang maihiwalay niya ang bawat frequency tulad ng high, mid, and low. Ayan. So, maraming salamat guys, ano, sa panonood. So, keep on watching and thank you for watching.